Bucket List. I'm Cathy. I'm Jed. And I'm Noah. Panoorin natin to. Mahalaga pa ba ang abstinence? Bakit? Sa panahon ngayon, parang book ni Kuya. Karaming lalaki, magang nawawala yung pagka-virginity nila. Parang hindi na siya ganun kahalaga eh. Para sa akin, hindi na. Para sa akin, hindi na ngayon. Alam mo, nakakalungkot na marinig yung response ng mga kabataan na to. Kasi ganun kababaw na lang yung tingin nila sa sex. I think it's very important pa rin na i-preserve namin mga kababaihan ang purity namin. Kasi di ba sinabi sa Bible na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So kahit anong influence, kahit anong pressure, kailangan nakastick ka dun sa stand and nakastick ka dun sa conviction eh. If there is someone struggling right now, as in nandun na sa verge of, giving up their purity, parang if you would have a one-on-one with them, ano yung sasabihin mo sa kanila? Siguro paalala, wag mo ipang regalo yung sarili mo. Wag mong hanapin yung value mo dun sa sinasabi mong mahal mo o sinasabing mahal ka. Hindi pagmamahal yung ang hinihingi sa iyo sex. Hindi. And true love is expressed through guarding and restraining kasi kung talagang mahal ka ng tao na yon, hindi niya hihingin yun sa iyo eh. Pero kung talagang mahal ka ng tao na yon, that man or that woman will do everything to protect your purity kasi alam niya yung value nun, alam niya yung worth nun eh. Naniniwala pa ba ang kabataan na ang sex ay sagrado? Bakit? Alam, hindi ko po masasagot kasi yun. Wow. Depende sa babae. Depende sa babae. Oh, sinisi yung sa akin po, sagrado pa rin siya. Kasi kung ano po yung nauna, dapat yun na din dapat po yung hanggang dito. Para sa akin po kasi ang sex, parang ano lang yun ah. Sorry pa po sa salita ko, pero libog lang yan, parang sa tingin ko. Yung sex para sa akin, hindi pagmamahal yun eh. Para sa akin po, hindi naman po sex yung basihan para masabi mong nagmamahalan po yung mag-partner. Kasi kung mahal mo po yung isang tao, hindi mo dapat sila pinipilit na gawin. Tama yung sinasabi niya. Pang Miss Universe sagot niya. Pero siguro gusto ko lang mag-comment sa sinabi ng lalaki kanina na ang sex ay hindi pagmamahal. Gusto ko lang i-balance yung sagot niya kasi sex was created by God and sex is a blessing because galing to sa Panginoon. Pero nagiging problema siya or nagiging burden siya kapag ginawa natin siya, sa hindi tamang panahon, kapag ginawa natin siya outside the will of God, outside sa command ng ating Panginoon, so nagiging problema siya. God doesn't hate pleasure. No, pero yung pleasure na yon for us to enjoy it, meron lang may boundaries. Yeah, may boundaries talaga. Kasi minsan akala natin freedom is getting to do what we want to do anytime we want to do it, not realizing na sa context ng kasalanan, kapag ginawa mo lang yung gusto mo, nakukulong ka eh. Nagiging kulungan siya. Pero yung restriction, akala mo parang pinipigilan ka ngayon, pero it brings more freedom to your life. Let's be responsible pagdating sa sex. And maging magandang example din tayo sa mga susunod na generation. Kasi sabihin nila sa, ba't si kuya, ba't si ate, di ba? Yeah, true. So sige, panoorin natin yung next video. Yes. Namang ba sa pagkalalaki yung may karanasan na sa sex? Hindi po, kasi hindi batayan yung sex for you to be a man. For being a man is not about having a sexual interaction with a woman. It's all about being a man sa isang woman na binibigay mo yung care, yung love na deserve ng isang woman. Kasi parang nasubukan niya na yun, syempre parang mas magkakaroon siya ng idea kung paano na gawin yun. Kaya mas lamang yung lalaki may sa sex. Sa akin po hindi. Kasi parang yung parang sa babae, yung dignidad nila, precious nila yun, gemstone nila yun. Parang sa lalaki ganun din. Pag kinuha mo yung lalaki na yun pagkapakasal, parang press na press. Parehas kayo magdi-discover kung paano ba yun. Yeah. Naalala ko yung sinasabi ng mga friends ko before. And para sa akin, nakaka-bother talaga. Sinasabi nila before sa akin na dapat ma-experience mo yung sex para pagkasal ka na, alam mo na yung gagawin mo. For me, hindi ganun eh. Yes. Sex is something na yung mag-asawa na ang bahalang maka-discover nun. Gift ni God yun eh, sa mag-asawa. At hindi sex yung pinapractice self-control. Yes! Hindi lamang babae ang precious. Hindi lamang babae ang may worth. Ang mga lalaki rin, they are also precious sa mata ng Panginoon. They also have worth. So ibig sabihin, walang nakakalamang eh. Like, walang lamangan dun eh. Kasi
both tayo kapag ginawa natin ito sa maling panahon at maling paraan, pareho tayong nawalan. May masamang dulot ba ang panonood ng pornography sa kabataan? Pornography na yan. Lahat mo nang bawal, lalo ginugusto. How do you overcome the urge to watch yung pornography? Once na masimulan mo na, there's no going back.